Tamus Festival, lahat tayo magsama-sama. Tamus Festival. Tapos magsimula ang inaabangang Bangus Festival. Abay, syempre dinudubog na rin ng mga bisita ang Baratillo at Food Strip sa downtown. Kaya makibalita na tayo ngayon pa lamang umaga kay Kuyang Aldrin Soriano live sa Dagupan City. Kuyang! Yes, Kuyang Chris, live nga tayo ngayon dito sa Galvan Street kung saan ngayong araw mag-uumpisa na itong isa sa mga pinaka-aabangan ng mga Dagupenyo. Ito nga yung Baratillo o Tsanggihan dito sa Dagupan City. Dahil nandito nga yung mga mura ng mga bilihin at syempre yung mga bago na damit. At maging mga mura na rin ang ukay-ukay. Kaya naman, isa nga ito sa mga inaabangan tuwing Bangus Festival. Kasabay din ito, Kuyang Chris at mga kapamilya, ay yung pagbubukas din ng food strip doon naman sa Zamora Street. Nako, kung yung makikita, no, abot 100 mga stalls ang makikita nga dito sa Baratillo. Pero bagamat may mga pwesto dito, ay problema naman dito yung mga nakakalat na dumi. Kaya naman kung inyo makikita, nako, maaga pa lang ay naglilinis na dito ang ating ilang mga kapamilyang street sweeper. Gaya na lamang ito ni Kuya Jopet. Hi Kuya Jopet, good morning. Hello, good morning po. Oo, nako, Kuya Jopet, ikwento mo naman kung syempre araw-araw kang naglilinis, anong oras yung pinakamarumi, pinakamakalat dito sa Baratillo? Siyempre, itong umaga po kasi pagdating po ng ating gabi, siyempre yung mga nagtitinda, yung mga basura nila, iniiwan na lang po yung san-san. Siyempre, kami naman po yung nahihirapan kaya madaling araw na lang po kami. Binigyan ng schedule ng ganitong oras, 4 to 11, para malinis po yung bayan ng Dagupan. Oo, at kanina nga mga kapamilya, kung inyo makikita sa ating video, bandang alas 6 naman, nang pinulot na nga ng mula rin sa Waste Management Division yung mga dumi na nakakalat nga dito. Kung inyo makikita kanina mga kapamilya, nako, umaabot ng parang bundok ng basura na nga yung mga pinupulot ng mga taga Waste Management Division. Kaya naman, nako, Kuyang Jopet, saludo kami sa mga street sweeper, no? Ano naman masasabi mo doon sa mga nagkakalat? Meron ka bang advice o payo sa kanila? Advice ko lang po sa mga bumibili at bumibisita dito sa Dagupan, pati na rin po yun sa mga dito sa pista sa Galvan, kung maaari lang po sana yung basura nila ipunin na lang po sa sako, tapos ilabas na lang po nila para hindi na po kami mahirapan na magwalis, kundi hahakutin na lang po namin at ilalagay po doon sa truck. Okay, sige po. Nako, maraming salamat. Nako, Kuya Jopet, saludo kami sa inyo. Okay, mga kapamilya, makikwento ko lang, no? Kasi kanina, no, nagkakwentuhan kami ni Kuya Jopet, alas 4 ng umaga ang umpisa ng kanyang duty. At saka, apat lang sila dito na naglilinis dito sa Galvan Street para sa Baratillo at doon din sa Zamora Street para sa food strip. Kaya imagine kung apat lang sila at apat lang sila, nag-uumpisa yung kanilang duty ng alas 4. Ay nako, kailangan nga talaga ng disiplina para naman doon sa ating mga nagtitinda dito. At kaugnay nga niyan, para malaman naman natin ang update, dito nga ay makakasama naman natin mula naman sa Anti-Littering Task Force si Sir Jaime Serna Jr. Bagong umaga, Sir Jaime. Bagong umaga, sir. Okay, siyempre ngayon po yung umpisa ng Baratillo at ng food strip. Sir, kanina kasi nasabi na problema nga dito yung dumi. Ano po yung masasabi natin doon sa mga kalat naman na nakukuha dito sa Baratillo? Bali, napag-usapan na po yan ng waste management po at organizer na bawat stall po ay may mga kanya-kanyang basurahan. May mga oras po sila na yung oras ng pag-pick up twice. Okay. Sir, ito ba, nasabihan po ba natin yung mga tendero o tendera na ipunin na lamang nila sa isang lugar yung kanilang dumi? Oh, bali, tututukan ng organizer yan at tutulong din po kami para magsabi sa mga tenant. Okay. Sir, ito po ba, dahil nga ang Baratillo at food strip ay magtatagal hanggang June, tama po ba, sir? Opo. Okay, nako, medyo mahaba-haba yan at syempre medyo maulan na rin ang mga panahon na yan. Ay matanong naman natin itong mga ambulant vendors dahil sumasabay din sila dito sa ating Baratillo. Kumusta naman po ba ang management natin sa mga ambulant vendors? Tuwing hapon po, pag sinasara yung Zamora Street, dahil doon po yung food strip, doon namin inilalagay yung mga ambulant vendors sa Zamora Street.
Nasabi na rin namin ko yung tamang oras na pwede silang magtinda. 5 PM dito sa EBF. Dito naman sa harap ng CSI ay yung mga Nego Cart. Sir, ito kasi madalas daw ang isa sa mga sanhidin ng mga kalat dito ay nanggagaling din doon sa mga ambulant vendors. Tama po ba, sir? Opo. Hindi po kami nagkukulang na pagsabihan sila na itapon ng tama yung kanilang mga basura. Okay, sige. Sir, ikuwento mo naman po, anong oras po ba nagbubukas itong Baratilio maging yung food strip para sa mga bisita na dadalo nga sa Bangus Festival ay alam nila yung schedule? Bali, itong Baratilio po ay open po to, 24 hours to, sir. Tapos yung sa food strip, sa hapon hanggang madaling araw. Okay. Naku, sir, okay. Advice naman ninyo sa mga pupunta dito, meron po ba kayong payo sa mga Dagupenyo? Punta po sila sa Bangus Festival, itong Bangus Festival, dahil asahan nila na maganda po yung Bangus Festival na mangyayari po dito sa Dagupan City. Okay, nako, maraming salamat Sir Jaime, Sir na Junior, ang head nga ng Anti-Littering Task Group dito sa Dagupan City. Thank you Sir Jaime. Okay, mga kapamilya, tignan naman natin kung ano-ano nga ba yung mga pwede nating mabili dito sa Baratilio. Bagamat yung iba ay nag-uumpisa pa lamang magbukas ng kanilang mga pwesto. Nako, ito makikita ninyo, since summer mga kapamilya, swakto nga itong mga paninda na ito. Ito kung inyo makikita yung mga shades. Ano, pwede bang mag-try direct? Ayan. Ito. Ito ay... Sir, magkano to, sir? Ha? 50 pesos. Naku, sukat natin, ha? Oo, ito. 50 pesos ang shades na ito, mga kapamilya. Pero, meron din tayo dito itong mga sinturon. Okay? Try natin. Kakulay ko pa ang damit na to. Sir, magkano ang sinturon? Ha? 40 pesos. Okay, 40 pesos itong sinturon. Pero... sa tingin ko, wala akong size ng sinturon. Pero syempre, mga kapamilya, bukod nga dito sa shades, sa sinturon, na kung makikita nyo rin, marami din dito mga ukay gaya na lamang ng mga pwesto doon kung saan makakabili kayo ng 35 pesos lamang ng mga damit. Ayun, yung mga shorts at mga makukulay na damit naman dito. Ayan, eto, nag-uumpisa pa lang sila kasi ngayon yung unang araw, kaya naman inaayos pa nila yung mga pwesto. Pero ito, kadalasan natin nakikita sila kuya, sila ate, at tanungin naman natin sila, no? Okay, kuya, matanong ka namin. Okay, eto, okay, nahiya si kuya. Eto, si ate. Ate, eto po ba, ano po ba yung mga benta dito? May nakikita tayong mga laruan, eh. Tama po ba? Oo. Ano-ano itong mga laruan natin, ate? Ito, sa taning laro. Oo. Nako, nahiya din si ate, mga kapamilya. Pero ito, nakikita nga natin, meron dito mga laruan, may mga t-shirt, may mga medyas, no? Hindi pa nila ito binubuksan dahil daw aayusin muna nila itong loob ng kanilang pwesto. Pero gaya nga na nasabi ko kanina, mura lamang ang mga paninda dito sa Baratilio. Kaya naman inaabangan to ng ating mga kapamilya. Bukod naman sa pagbubukas ng Baratilio ngayong araw, mga kapamilya, inaabangan din ang Gilon Gilon Festival na gaganapin naman sa Biyernes. At kaugnay nga niyan, may mga rerouting schemes na dapat nating tandaan doon sa mga motorista at ating mga kapamilya para sa ganun na hindi na sila matraffic pa. Ganda ng shades ko, mga kapamilya. Okay, at syempre, ulit paalala natin sa ating mga kapamilya na kung pupunta po dito sa Baratilio, maging yung mga may pwesto ay ayusin na lamang yung kanilang mga basura nang sa ganun ay hindi pa makaabala pa sa ating mga kapamilya. Okay, yan muna ang latest mula dito. Ayan. At salamat kay Kuya sa aking napakagandang shades ngayong summer. Balik muna sa iyo dyan, Kuyang Chris, sa studio. Alright, Kuyang Aldrin, isang tanong lang. Schedule, anong oras ba nagbubukas ang Baratilio maging yung food strip? Nahuhulog. Okay, Kuyang Chris, nako, alas 8, inaasahan magbubukas to dahil yung ibang mga nakabili ng pwesto dito ay parating pa lamang daw. Ayon nga kay Sir Jaime, Sir na Junior, ang head naman ng Anti-Littering Task Group. Pero kaninang alas 6, Kuyang Chris, may nakita na tayong mga nagbukas na ng pwesto. At ang oras pa lamang ngayon ay mag-aalas 7, pero nako, napakarami ng pwesto ang mapagbibilhan at mapagpipilian dito. Yung ilan kasi, Kuyang Chris, gusto nilang mag-shopping o mamili na dito sa Changi ng maaga
talaga ng sagun na hindi na sila makipagsiksikan pa at hindi na mainit pa mamaya-maya at mas makakapili pa sila ng mga bagong damit dito nga sa Baratillo sa Dagupan City. Kuyang Chris! Alright, sige. Maraming salamat, Aldrin. Bayaran mo na yung shades, ha?